Hindi na magiging host ng Pinoy Big Brother si Tony Gonzaga. Ito ang sabi sa post ng ABS-CBN News reporter na si MJ Felipe ngayong Miyerkules ng hapon, February 9, 2022. Ayon sa source na MJ, walang formal na resignation na naganap, subalit voluntaryo raw na inendorso ni Tony ang main hosting job sa kasamahan nito si Bianca Gonzalez. Habang isinusulat ang artikulong ito, ay wala pang formal na pahayag si Tony at ang management ng PBB tungkol sa pag-alis ng TV host. Ito ang kabuuan ng post ni MJ. This just in. According to a reliable source, Tony Gonzaga will no longer host Pinoy Big Brother. No formal resignation, but source said that Tony has voluntarily endorsed the main hosting job of the reality show to Bianca Gonzalez. Kasalukuyang umeere ang ikasampuang season na Pinoy Big Brother. Nagsimula ito noong October 2021 at katulad ng ibang seasons, si Tony pa rin ang main presenter ng show. Ang balitang pag-alis ni Tony sa PBB ay nangyari isang araw pagkatapos ng pinag-usapan niyang pag-host sa political campaign rally ng Tambalang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte Carpio. Nangyari ito sa Philippine Arena kahapon, February 8, 2022. Ipinakilala rin ni Tony si Marcos Jr. bilang susunod na presidente at si Duterte Carpio bilang susunod na vice-presidente. Bukod pa rito, si Tony rin ang nagpakilala sa tumatakbo senador na si Rodante Marcoleta. Bilang Deputy Speaker ng House of Representatives, kabilang si Marcoleta sa nanguna sa pag-isa sa resource persons mula sa ABS-CBN. Lalo na pinakamatataas na opisyal nito. Sa 12 araw na pagdinig sa franchise renewal application ng Kapamilya Network noong 2020. Isa rin siya sa mga 17 mga kongresistang bumoto ng yes para tuluyang ibasura ang pag-renew sa prangkisa ng ABS-CBN. Maraming katrabaho ni Tony sa ABS-CBN ang nadismaya sa ginawang pag-host nito sa rally. Kabilang sa mga nadismayang kapamilya ang singer na si Sam Concepcion, komedyanteng si Alex Caleja, at maging ang business unit head ng Pinoy Big Brother na si Raymond Tizon. Ayon sa kanya, "Dati wala akong pakialam kung sino ang gusto ninyong suportahan. Pero suportahan ang taong nagpasara ng ABS-CBN ay sobrang dagok na, lalo na kung sa ABS-CBN ka nagtatrabaho." Si Tony na nagsimula ang karera sa GMA7 noong 1998 ay naging kapamilya noong 2005. Magamat nakagawa na noon ng ilang programa si Tony sa Kapuso Network, sa ABS-CBN siya nabigyan ng pagkakataong maging bida sa mga teleserye, pelikula at makagawa ng maraming best-selling albums at concerts. Mas nakilala rin siya bilang TV host ng maging main host siya na Pinoy Big Brother simula nang umere ang unang season nito noong 2005.